Alright, nagbabalik tayo dito sa ating Converge content. So, sasagutin lang natin yung katanungan ng ating subscribers, ni si Mads. Ayan, ang sabi niya dito, Sir, ano pinagkaiba ng SME plan ng Converge at saka sa residential nila, no? Sasagutin natin yan pagkatapos ng intro. So, ayun na nga, no, mga kabudol. Para masagot natin yung katanungan ni Mads, kailangan nating magpunta mismo sa website ni Converge para legit talaga yung mga sagot natin. So, ito sa pagkakaalam ko, ito yung mga pinagkaiba nila ng residential at ng SME plan. Siyempre, unahin na natin ang residential na ang pinaka number one na pinagkaiba nila ay mas mura kapag residential plan lang yung gagamitin mo. Ayan. So, marami din silang ino-offer. Ayan, kagaya nito, 1,500, pwede ka nang magkaroon ng up to 50 Mbps na speed or 2,500 up to 300. Ayan, no? Ito yung mga plan ng residential. Ayan, unang-una, mas mura ang residential plan. At saka, number 2, kapag residential plan ka, mas nauuna kayong magkaroon ng mga promo o yung mga sinasabi ni Converge ng pre-upgrade. Ayan, number 1, lagi kayo ang nagkakaroon ng pre-upgrade kumpara sa mga SME. No, yun. Ano pa ba? Kasi itong mga adds-on, ayan, mga adds-on device, pwede rin tong ma-avail ng SME. Yung router ng Linksys, itong high-definition CCTV, ayan, kung ano man yung nakalagay dito, pwede rin i-avail ito ng SME. So, yun lang yung usually pinagkaiba nila, mas mura sa residential, which is higher internet speed ang makukuha mo, at saka lagi kayong number nauuna sa mga promo. Tapos ito, syempre yung sa requirements sa pag-apply ng internet, mas madali na mag-apply ng internet connection kay Converge kapag residential, kasi ang kailangan mo lang ito, proof of identification, ID nyo, at saka kahit anong biller or monthly bill na binabayadan nyo, ayan, nakalagay dito. At saka proof of income. So, ayun lang. Or, you know, payslip, bank statement. Ayan, yan lang yung requirements niya pag residential. So, napakadali. Yun lang, ano? Tapos, magpunta na tayo sa SME, which is ito yung aking plan dito sa ating bahay, no? Ang inapplyan ko kay Converge ay itong Microbis, kasi dati ito lang pa yung available, which is 2,000 siya monthly. Ayan, tapos ang pinagkaiba nga ng SME, kapag SME ka, wala kang matatanggap na mga promo, hindi ka kasali sa mga promo nila, sa mga pre-upgrade, sa mga boost, gano'n, no? Pero napapansin ko, bigla na lang din tumataas yung aking internet speed kahit wala akong ginagawang upgrade, no? Tapos eto naman din yung mga exclusive for Microbis. Ayan, ayun, nakaka-avail nga din ako ng Linksys. Ayan, eto yung router. So, itong model na to for Microbis lang. Pero meron ding ibang model na pwede rin sa SME. Ay, sa residential, no? Ayan, no? Ito yung mga exclusive pag Microbis. Ayan. Pwede rin akong sa CCTV, meron din. Pero meron siyang additional na payment. Ayan, no? Tapos, magpunta tayo sa requirements. Magpunta tayo sa requirements. Medyo mahirap ang requirements kapag Microbis ka, dahil kailangan mo ng syempre number 1 yung form, pipilap ka ng form, kailangan mo din ng ID,
dito sa SME, kailangan meron kang BIR or Certificate of Registration ng business mo. Ayan, nagpasa tayo niyan at saka ng DTI permit tsaka business permit. Tapos kailangan mo din mag-submit nung kagaya nung sa residential, kailangan mo din magpasa ng proof of income at saka monthly bill. Ayun. Nadagdagan lang siya ng kung ano yung permits mo sa business mo. Yun, nire-record nila para makasigurado si Converge na meron ka talagang existing na business para mapagpatayo ka na itong microbiz na internet. So ngayon, meron silang ino-offer na bago itong flexibiz. Ayan, under din siya ng SME. Ito yung mga bago nila. Medyo mahal. Ayun, ang number 2, pinagkaiba nila, mas mahal kapag SME. Ayun ang pinagkaiba nila, mas mahal. Kasi syempre, business ang gamit mo, iba yung bayad nun. Kagaya nito, up to 25 Mbps lang, 2,000. Ito yung meron, ito yung bago nila eh. Pero ito yung sa akin, microbiz, which is ano lang, 25 Mbps din to eh. Etong microbiz ko. Pero ngayon may mga pre-boost eh. Automatic lang yung nangyayari. Tapos eto pa ang pinagkaiba nila. Huwag na huwag nyong makakalimutan. Sana mapanood nyo to, makaabot kayo sa point na to. Ang pinagkaiba din nila kapag microbiz ka ay mabilis kang makakontakt sa kanilang customer service. Never ko pang na-experience na magkaroon ako ng problema kapag tumatawag ako sa kanila. Mabilis ko silang makontakt via click to talk at saka sa mga email ganon, mabilis ko silang makontakt. Tapos ang isa pang nakinagandahan or pinagkaiba ng microbiz sa residential ay iba yung linya mo or kumbaga merong talagang specific sa cabinet nila for microbiz. Kino-configure nila yon. So syempre mas stable yung internet speed ko kumpara sa residential na marami kayong nakakonek. Kapag ka residential, syempre sobrang dami ng mga residential yung gamit, no? Kaya medyo medyo inaechapwera or matagal kayo makakontak sa nila pag nagka-problema. Never ko pang na-experience na yung internet speed ko ay nagka-problema ng eto lang mismo ang may problema. Nagkakaroon ako ng problema ay Converge kapag lahatan talaga ang nagkaroon ng system down. Kapag ganun lahatan, nawawala talaga syempre. Pero pag yung sa lugar ko lang, wala. Never kong na-experience, unlike sa mga residential na nagkakaproblema sila nang sila lang mismo ang walang internet or may specific na bahay lang yung walang internet. Never ko pa na-experience yun, no? So ayun lang pinagkaiba niya. Kung meron akong nakalimutan pang idagdag, comment nyo na lang sa baba kung na-experience nyo kung ano yung pinagkaiba. Pero lahat ng sinabi ko, yun yung mga na-experience ko. Pinakamaganda doon ay mabilis kayong nilang maasikaso kapag meron kayong problema. Kasi medyo malaki yung monthly mo, 2,000 per month. Or kung lalo na kung ang internet speed mo ay eto yung inavail mo, yung 15,000 nila. Yun ang inagandahan kapag SME. Lalong-lalo na pag naman enterprise, yung ayan, kapag malakihan na talaga, malakihang kumpanya. Ayun, sobrang asikaso to, number 1, top 1 yan. Pero next time ko na ipapaliwanag yan, yung mga yan. So sana nasagot ko yung katanungan mo, Mads. Ayun, sana naintindihan mo yung mga sagot. Napakadali lang naman yan. Yun lang, mas naasigaso yung SME kaysa sa residential na sobrang dami kasi na nakapila sa mga linya kapag nagkakaroon ng error. Tsaka mas mura naman ang residential compare mo sa SME na medyo mahal pero stable naman ang connection. So ayun lang, like, share and subscribe.